Kung nag-iisip ka ng ulam na lulutuin, eto, may option tayo. Kinamatisang manok. Andali lang gawin at okay na okay yung lasa. Magkahawig sila ng chicken tinola, nilagyan lang to ng maraming kamatis at iba lang yung mga gulay na sangkap. Yung buong recipe nito makikita ninyo kapag pumunta kayo sa panlasangpinoy.com, isearch nyo lang ang kinamatisang manok. At nilagay ko rin yung lista ng ingredients sa description ng video na to para meron kayong guide. Nag-umpisa lang ako sa pamamagitan ng pag-isa. Una ko munang ginisa yung bawang hanggang sa mag-light brown na to. Chinop ko lang muna yon. Sabay lagay naman itong sibuyas. At naglagay din ako dito ng luya. Yung luya binalatan ko, pero pwedeng hindi nyo nabalatan yon, basta hugasan nyo lang mabuti. At once na lumambot na nga yung sibuyas, ilagay na natin yung chicken. Ito'y chicken thigh na hinihiwa ko lang batay dun sa gusto kong laki ng serving. At pwedeng-pwede kayong gumamit ng kahit anong cut ng chicken dito. Kung mapapansin ninyo, una kong niluluto yung part na walang balat. Mga isang minuto lang muna yan. Pagkabaliktad at yung part na may balat yung nasa ilalim, medyo tinatagalan ko ng konti. Pinapabrown ko lang yung balat. Nagkakaroon kasi ng Maillard reaction yan na nagbibigay ng mas masarap na lasa sa chicken. At makikita nyo rin na habang niluluto natin yung part na may balat, nagbabrown na yan, di ba? Unti-unti rin na na-extract na natin yung mantika. Mamantika kasi yung part na yan. At yung mantika ngayon matatanggal natin mamaya. Ipapakita ko sa inyo kung kailan natin tatanggalin at saka kung paano. Ito na yung kamatis. Dahil nga kinamatisan itong ating niluluto, mas maganda sana kung maraming kamatis yung gagamitin natin. Hinog na kamatis yung gamit ko, hinihiwa ko lang into wedges. At nilalagay ko muna yung kalahati. Yung remaining na kamatis, mamaya natin ilalagay yan. And guys, na-observe ba ninyo na inuna kong iluto yung manok at hindi yung kamatis? Ang reason kasi behind that is kapag nilagay natin yung kamatis sa umpisa, magtutubig agad yan. At hindi na natin ma-achieve yung gusto nating pagka-brown ng manok kapag yun yung mangyari. At dahil nga masabaw itong ating niluluto, naglalagay lang ako ng tubig. Tinatakpan ko lang itong lutuan para mabilis na kumulo. At nilalagay ko na itong ating North Chicken Cube. Yan yung dahilan kung bakit buong-buo yung lasa ng chicken dito sa ating kinamatisang manok. At naglalagay ako dito ng patis, pero konti lang muna ha. Mamaya na natin i-adjust yung lasa niyan kapag patapos na tayo magluto. At since yung chicken nga, hindi pa natin ito napalambot, kailangan pa natin itong lutuin mabuti. Takpan lang muna natin itong ating lutuan. At ina-adjust ko lang yung heat sa lowest setting. Lutuin lang natin ito between 18 to 20 minutes para sigurado tayo na talagang malambot na yung chicken. Paminsan-minsan yung lutuan na gamit natin, hindi lapat yung takip, di ba? Kasi minsan hindi siya magka-partner or hindi lang natin natakpan mabuti. Ang tendency niyan mag-escape yung steam at magre-reduce ng mabilis yung liquid natin o yung sabaw. Kapag nangyari yan, pwede naman tayong magdagdag ng tubig kung kinakailangan. Ito na rin yung pagkakataon para mas scoop out natin yung chicken fat. Ayan o, lumulutang lang, di ba? Madali lang naman tanggalin yan. Ang importante lang, hinaan natin mabuti yung apoy or turn off lang muna natin yung heat habang ginagawa natin to. Para doon naman sa mga sobrang health conscious na talagang ayaw ng mantika sa kanilang kinakain, meron akong isang ginagawa, kaso nga lang kailangan ng konting time. Once na maluto na nga natin ng ganito, yung ating kinamatisan, kinabukasan pa natin yan may enjoy or later pa. Kasi yung ginagawa ko dyan, nililipat ko lang muna yan sa isang lalagyan para mag-cool down tapos nire-refrigerate ko lang. Para nang sa ganun mamuo yung mga sebo sa ibabaw bago ko tanggalin yung sebo, mas marami yung makukuha natin. Well, nasa sa inyo kung gusto nyong gawin yun eh. Nilagay ko na dito yung mga natira pang kamatis. At naglagay din ako ng siling haba. Pagdating sa sili, pwede ninyong gamitin yung pangsigang
Ang gamit ko yung tinatawag na serrano pepper. Medyo maangang to, pwede rin kayong gumamit ng jalapeno. Niluluto ko lang yan ng 3 minutes. At nilalagay ko na yung green leafy vegetable natin. Ito yung bok choy. Pwede rin kayong gumamit ng pechay dito. Ang importante, hugasan lang natin itong mabuti. Aside sa mga gulay na ginamit ko, feel free guys to use alternative ingredients. Ano ba sa tingin ninyo ang ibang mga gulay na babagay sa kinamatisang manok? And guys, kung medyo napadami nga yung inyong bok choy na katulad nitong ginawa ko, isa sa mga pinakamagandang gawin ay palambutin muna to bago ihalo. Kaya kung napansin ninyo, no, tinakpan ko muna at niluto ko lang ng mga 1 minute yan. Nasisteam kasi yung bok choy during that process at lumalambot na yung tangkay nito. Kaya ngayon, mas madali na itong haluin. At ready na nga itong ating kinamatisang manok. Pwedeng-pwede na itong timplahan. Naglalagay lang ako dyan ng ground black pepper at dinadagdagan ko lang yung patis. May mga pagkakataon rin na yung mga kumakain iba-iba yung preference pagdating sa alat, di ba? So pwede naman nating hindi ito dagdagan ng patis, kumbaga tama na yung kaninang nilagay natin. Ang ginagawa ko usually guys, kumukuha lang ako ng platito para sa akin lang, lalagyan ko na ng patis yun. Tapos maglalagay ako ng sili at pipigaan ko ng kalamansi. Solve na ako dun guys. At yan, okay na to, haluin lang natin. At ilipat lang natin sa isang serving plate. At i-serve na natin to. Itong ulam na to ay perfect to make during regular days. Kung mainit yung panahon, sa gabi natin itulutuin pang hapunan, di ba? Tapos yung matitira, pang agahan natin, pwede rin. Ang kagandahan dyan, nakita nyo naman kung gaano to kadaling lutuin. At ang sarap pa. Na-enjoy ko talaga to. Maraming salamat guys sa pagnood ng video. I-follow nyo ako sa social media. Mag-subscribe lang kayo dito sa ating YouTube channel. Follow me on Facebook, Instagram at may TikTok na rin tayo. Panlasang Pinoy OG. At inaanyayahan ko rin kayo na laging bumisita sa ating food blog kung gusto nyo maghanap ng recipes dahil nandun lahat ng mga fini-feature natin. Panlasangpinoy.com. Paano guys? Magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang video ha? Ito na ang ating kinamatisang manok. Tara na! Kain na tayo!